Okay, what's up? So, ito naman yung pangalawang i-re-rehouse natin. Si Kulot. Kasi, tingnan mo. Ang liit. Liit na sa kanya. So, lipat natin na sa enclosure natin. Crater keeper. So, una natin gagawin ay mumove natin siya. Kaso, masyado siyang tamad. Napaka... Wait lang, move natin onte. Bukasan natin ang sub. Re-reuse natin yung sub niya. Nag-experimento ako, linagyan ko ng lip litter kung maganda, pero I noticed na pangit, nahihirapan siyang maghukay. So, ayan na. Siguro siya. So, nilalagyan natin. Scoop na lang natin siya. Ba? May bilis ka ngayon, boy, ah. Late nung catch cup natin. Yun. So, lagay lang natin siya dito. Hindi naman yan naaalis. So, double check natin kung okay. Okay na okay yung lupa, di ba? Walang molds. Kasi kakalipat ko lang din siya dito. Yung time na yun, wala akong mabila ng enclosure. So, ngayon, nakalabas na ako. Punta sa pet store. Kung may mga nagtatanong, kung saan nabibili to, keeper ako from Canada, kaya hindi ko, wala rin kwenta kahit sabihin ko kung saan ko nabili. Kasi sa PetSmart ko to nabili. So yun, re-reuse natin yung lupa. Well, kakabili ko lang ng lupa actually. Pero, since okay pa naman to, ayusin natin. Pwede pa namang gamitin. Basang-basa yung ilalim. Yun lang. Tapon. Ito nga. Scope natin. Okay. Kita ba? Halo, onte. So, gagamit tayo uli nito as a hide. Kasi, better than nothing, di ba? Mapa natin ang forma. Lalim. Liman pa. Okay. Diba? Malabas yung ganda. Kuha tayo ng lupa natin. Ito yung bagong biling lupa natin. Subs. Natural and organic. Natin ang onting-onti lang, as in onting-onti lang. Lambot. Mukhang maganda to. Hindi ko pa subok to eh, pero safe naman to kasi natural saka organic. Ingat kayo sa pagbili ng substrate kasi you'll never know, baka may fertilizer. Ang fertilizer ay para pumatay ng insect. Baka maging instant dedo yung tarantula nyo. So, ayan. Diba? Actually, ang gandang texture nitong lupa na to. Natural.
Ayan o. Malambot tapos. Okay. So, lagyan lang natin ng onting detail. Lagyan natin ng moss. Para hindi masyadong plain yung lupa. So, ito. Para yun kasi yung team ko sa mga tarantula ko, like more on naturalistic yung mga design ko, like parang nasa wild talaga sila. So simple lang naman eh, like kuha ka lang ng mga ganito, lagyan mo lang ng onting-onti lang, like yung para makover lang yung top. Tapos syempre ang natural na makikita mo sa gubat is dahon, mga leaf litter. So lagyan natin. Nabili ko lang din siya sa pet store din. So, magtatanong ko saan ko nabili. Sa PetSmart, meron siya. Pwede mo siyang mabili sa pet store, kung saan man. Hanapin nyo lang. So, yan. Lagyan natin na isang buo. Para maganda. Yan. Para matabunan yung karton. Hindi magmukhang ano. So, lagyan natin siya ng pansamantalang water dish. Onting ba to? So yan, tapos na. Napakasimple pero hindi masyadong plain. Napakaganda tignan. So ang next natin ay ang Springtails Cleanup Crew. So, ligyan natin. Matapon. Ayan. Matagal ko na itong ginagamit. Nagbe-breed lang talaga sila kaya hindi ako nauubusan. Dami na. Bahala ko rin bumili ng communal ng isopods para malagay natin sa Teraposo stirmi natin kasi nag-aalangan ako. Pero hindi naman mag-molds kasi may drainage yun. Pero dagdag design na rin, dagdag arte, 'di ba? So, okay na. So, time na. Ang next ay punasan natin. Punasan natin yung gilid. Gamit ang tissue kasi pag tinignan mo siya sa gilid or pinicture mo sa gilid, magiging problema yung mga lupa na nasa gilid. Parang ang dumi tignan. So, tissuehan nyo lang. Matik na yun. Okay. So, lipat na natin si kulot. Kulot. Honduran to eh. Maliit pa yung ano natin. Nicaragua. Napaka-amo nito eh. So, zoom natin ang konti. Kurong ka naman, boy. Unting-unti lang. So, yun ang gagawin nyo. Make sure na nasa ilalim siya. Saka nyo sundutin. Para yung forward niya. Kasi pag sinundot mo siya usually sa likod ng paa, pa-forward siya eh. So, kung nasa taas siya, nandito siya sa part na to, i-stilt nyo lang, saka nyo itulak. So, para pa-diretso siya sa palabas. So, kahit di ko na siya tulak,
Kita niyo na yung maganda ng bahay. Napaka bait ng height na yan. So, naging favorito ko siya, di ba? Kasi nga, simpleng kulay lang. Usually, underrated siya. Hindi siya gusto ng maraming keeper. Pero yung behavior niya is napakaganda, napakabait. Tapos, pag sa pagkain, dun mo siya makikita ang maksyon. So, yun. Salamat. Tapan na natin. At malagyan ng label. Salamat.